What's up guys and welcome ulit sa aking YouTube channel. So for today's video, i-unbox natin itong si Redragon GW800 or Hitman. Ayan siya. So ito guys ay isang web camera na mayroong 1080p or full HD na resolution. So ngayon guys, pagka-unbox natin sa kanya, pag-usapan natin kung sulit ba talaga nabilin itong webcam na to for streaming, gaming, online schooling, or online class, o di kaya naman pang work from home. Okay, so let's go ahead guys, unbox na natin itong product na to. Okay, so guys, in the box, ito naman siya. Ito na agad yung ating Redragon Hitman na web camera. Tapos nakabalot lang siya nito. Meron din siyang kasama na microfiber na clean cloth, which is really good kasi alam naman natin maganda tong gamitin para sa lens ng ating webcam para hindi siya nagagasgas. Tapos meron kang manual dito. Tapos ito, Redragon stickers. So punta tayo guys ngayon dito sa ating web camera. Medyo mabigat yung build material sa kanya. Parang mabigat siya. Tapos okay naman yung build material, plastic, mostly plastic yung ginamit na material sa kanya. Tapos dito sa baba, ayan, pwede mo siyang i-mount sa tripod. Tapos ayan siya yung itsura niya kapag isasabit mo siya sa monitor. Okay? So meron din siyang parang sticker dito. I think baka parang pandikit para maging maganda yung maging hold niya at hindi malaglag sa likod ng monitor mo or laptop mo, no. So expected natin na hindi to dapat mahirap gamitin, plug and play lang dapat to. So let's go ahead guys and try this to attach to my gaming PC na. Okay? So let's go. Okay, so guys, ngayon na pagana na natin itong ating webcam, no. So simple lang naman siya gamitin. Literal na plug and play lang talaga siya. Walang kahit anong software na kailangang i-install or i-download para mapagana itong webcam natin, no. So right after I plug in the USB to my gaming rig, automatic nung nilaunch ko yung camera application sa Windows, na-detect naman kaagad siya. Tapos ito yung default na na settings niya basically, no. So wala akong kahit anong ginagalaw dito, guys. Right after I plugged in, sinubukan ko agad yung camera application sa Windows, tapos ito na agad yung image quality na kaya niyang i-produce. Okay? Now, as you guys may observe, medyo bright yung lighting condition dito sa aking room. So nakabukas kasi yung aking ceiling light. So ngayon dahil naka smart light naman tayo, subukan nating patayin yung ating ceiling light. Tingnan natin kung ano mangyayari. So i-off lang natin siya. Yan. So ayan yung yung itsura naman kapag naka-off yung ating ilaw. So yung light source lang nito dito banda, merong isang maliit na ilaw dito. So bukod doon, yung setup mismo ng aking gaming rig, meron akong mga strip lights at saka ambient lights na ginagamit. So far parang halos hindi naman siya mahalata, no. So I think para sa akin magandang-maganda yung quality nitong camera na to. So let's go ahead guys and discuss now the pros and cons at saka yung na rin yung rating and recommendation para sa product na to. Okay? So let's go. Okay, so guys, punta tayo ngayon sa pros and cons at saka sa recommendation natin para sa product na to, no. So pagdating guys sa rating and recommendation, I would say bibigyan ko to ng perfect na 10 out of 10 score. And few reasons actually kung bakit ko siya bibigyan ng perfect score. So una, honestly guys, this is the first web camera na nagamit ko since I think college days ko pa. So I think that was already a decade ago na. Meron akong ginagamit noon na generic na A4 Tech na webcam. Yung literal na na generic lang na webcam. Tapos hindi pa ganito kaganda talaga guys yung quality ng image na kaya niyang i-produce, no. So malayong-malayo na itong kayang i-produce ni GW800 itong si Hitman. Okay. So pagka-plug ko kanina guys, nagulat talaga ako, nagagandahan ako sa quality niya.
Although kung mapapansin nyo ngayon dito kapag medyo madilim yung lighting condition natin, mayroon siyang parang ano guys, mayroon siyang parang noise. So makikita mo siya dyan. So mayroon noise talaga siya. Pero kapag maliwanag naman, definitely nawawala yung noise niya. No? So very natural yan guys actually kahit sa mga cellphone. So medyo camera enthusiast kasi ako sa ano sa mga pagdating sa smartphone category. So alam naman natin na kapag medyo mababa yung light source, ayan, lumalabas talaga yung ano yung noise ng camera. Kahit na matataas pa yung ano yung megapixels or yung specs ng camera mo, kapag hindi talaga siya pang low light condition, well lalabas talaga yung noise ng image niya, no? Which is very natural. So pagdating guys sa recommendation, kung balak mo lang bumili ng camera na gagamitin mo for online schooling, which is yun, usong-uso yan ngayon sa mga online classes natin, sa work from home, pwede rin pang meetings, pang pang mga conference, pwede na to. Pang streaming, kung hobby mo lang na mag-stream, pwede na rin to. Video recording for ano, for personal use only, pwede na siya. Okay, doon ko to mare-recommend. Pero kung pang professional use, I would say na pumunta ka dun sa mga branded talaga, yung mga mamahaling lineup ng webcam. So I think yung nangunguna sa market ngayon is si Logitech pa rin. So si ano, si Logitech, yung mga C922 Pro, yung mga Brio na lineup ng mga webcam nila. Kung gagamitin mo siya for professional use, halimbawa professional streamer ka, I would say na yun na yung gamitin mo, no? Pero kung nagsisimula ka lang, bago hobby mo lang yung streaming, gusto mo lang talaga na may webcam ka at para nakikita ka nilang ng mga audience mo habang naglalaro ka, well pwede na to. Pero kung hindi mo naman, kumbaga kung hindi mo naman siya gagamitin to monetize, pwede na siguro to. Okay? Pero kung gusto mo na magandang quality talaga, well I would really say na punta ka dun sa mga high-end na camera, since mababawi mo naman yung mga yung mahal na magagastos mo sa webcam mo, or yung i-invest mo dito sa webcam mo na to, mababawi mo naman siya kung nagmo-monetize ka sa streaming mo na ginagawa, lalo kung pro ka, no? Pero kung amateur lang din naman, or kung pang hobby-hobby lang naman yung streaming, or yun nga, pang online class, pang work from home na hindi naman talaga importante kasi for meeting purposes only, I'd say, huwag ka na pumunta dun sa ano, sa mamahaling webcam. Ito lang pwede na to guys. Trust me, maganda na tong quality na to para sa akin. Okay? So kung ano, kung gusto mo lang siya na makakuha ka ng ano, ng magandang quality ng image, siguro medyo taasan mo lang yung ano, yung source ng ano, ng ilaw mo. So kagaya niyan, pag tinaasan natin guys yung ano, pag binuksan natin yung background light natin, ayan. Nag-adjust yung ano niya, yung image niya. Tapos medyo nababawasan ngayon yung noise natin, no. So yun naman yung advantage niya. Ngayon, as for the pros and cons natin, honestly wala akong halos maiisip na cons. Isa lang siguro yung ano, yung medyo petty lang na comment ko dito. Sana lang ano, kinaya na ano na 60 frames per second yung limit niya, kasi naka 30 FPS yung limit nito at 1080p resolution. So mas maganda sana kung 60 FPS na, kasi alam naman natin mostly yung mga nanonood ng streaming ngayon, online class, and even yung mga in some cases sa mga naka-work from home, yung mga gumagamit niya ng mga high resolution na ano na monitor, or perhaps kung sa mobile naman yung mga high refresh rate na ano na mobile. So kapag mataas kasing refresh rate, definitely mas maganda sana kung mataas din yung frames per second. So since budget category nga talaga siya, so hindi mo rin talaga masabi na cons. So I'd say pwede na yun. So again guys, kung wala ka namang budget restriction, tapos gusto mong gamitin for professional use, kung tipong nag-earn ka na sa streaming mo, then I'd say punta ka na sa mga branded. Pero kung meron kang budget restriction na kagaya ko, gusto ko yung mumurahin lang, pwede na to si Redragon Hitman para sa'yo. Okay? So guys, I think that's everything that I can share about this video. Kung may question kayo guys regarding sa product na to, please feel free to comment down below.
And kung interested din naman kayo na bumili nito, guys, isi-share ko yung Shopee link ng product na to sa video description down below. Nabili ko to, guys, again kay ECPC. So meron silang online Shopee store. Tapos commonly alam ko yung presyo nito, guys, nagre-range to between 1,400 to 1,500, parang ganun. So nabili ko to for only 1,200 pesos. Naka-tempo ako ng sale. Para sa akin, good deal na talaga siya. Okay? So guys, again, I think that's everything that I can share about this video. Thank you so much, guys, for watching. Do not forget to hit like and subscribe na lang. Okay? I do hope that you guys are having a good one. See you around, guys. Bye-bye.